ka na at manood, makinig ka at matuto. Kasama si Teacher Dada. Masayang araw, batang Pilipino. Tama, ikaw nga. At bilang Pilipino, ay nararapat lamang na kilalanin mo ang iyong sarili, pamilya, paaralan, at ang iyong kapaligiran. At lahat ng iyan ay ating pag-aaralan sa ating asignatura. Kamusta mga bata? Ako, si Teacher Dada, ang magdadala sa inyo sa makulay na mundo ng araling panlipunan. At sisiguraduhin na sa ating aralin ay walang maiiwan. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Kunin nyo na ang inyong lapis at papel at tawagin mo na rin sila nanay, si tatay, si ate o kuya. At tayo nang magsimula sa ating pangalawang aralin. Bago tayo magsimula sa ating aralin, may ipapakita ako sa inyong larawan. Ito ay ang inakay na agila at ang paglaki nito. Ano ang napansin mo sa inakay na agila? Ano-ano ang napansin mong pagbabago sa kanya? Tama ka kung ang iyong kasagutan ay pagbabago sa kanyang laki, anyo o itsura. Ang agila ay nagsisimula sa itlog hanggang sa dumating ang araw na pinakihihintay niya, ang kanyang paglabas sa mundo. Nakalilipad na ba ang agila sa oras na ito ay lumabas ng kanyang itlog? Hindi pa mga bata, dahil inakay pa ito. Hindi pa nito kayang gawin ang mga ginagawa ng ibang malalaking agila. Makikita natin sa larawan na nagbabago ang anyo nito. Lumalaki ito at habang lumalaki, natututunan din niya ang mga bagay na ginagawa ng iba. Sa bandang huli, matututuhan na nitong mag-isa at lumipad ng malayo, malaya at mataas. Paano mo maihahalin tulad sa tao ang mga pagbabago ng agila? Ano-ano ang pagkakatulad at pagkakaiba nito sa atin? Ang agila at ang tao ay kailangan dumaan sa pagbabago. Ngunit naiiba lamang ang mga tao sa agila dahil ang mga agila ay nagmumula sa itlog, habang ang mga tao naman ay nagmumula sa sinapupunan ng ating mga nanay. Ngayon naman, may ipapakita ako sa inyong mga larawan. Larawan A, B, C, D, at E. Ano-ano kaya ang pagkakasunod-sunod ng mga larawan ayon sa paglaki ng isang bata? Tingnan natin mga bata kung tama ang inyong sagot. Samahan niyo ako at ating aayusin ang mga larawan. Tingnan natin ang pagkakasunod-sunod ng mga ito. Sino sa inyo ang nakatama ng sagot? Ayan, bigyan niyo nga ng ang galing-galing clap ang mga sarili niyo mga bata. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing-galing! Mahusay! Umpisa pa lamang yan mga bata. At mamaya, may mga gagawin pa tayo. Ngayon naman, may babasahin akong tula. Bago ko basahin, umupo ng maayos at makinig ng mabuti. Ang ating tula ay pinamagatang kay Gandang Pagmasdan. Ito ay tula
ni Teresita V. Saplaco. Kay gandang pagmasdan, sanggol na bagong silang, malakas na iyak, pinawi ang hirap. Ikaw ay biyaya ng Diyos sa mga magulang ng lubos. Paglaki mo'y pinaghahandaan, maibigay lang ang pangangailangan. Ang bilis ng panahon, kaya mo nang bumangon, gumapang at pagtayo, nabibighani ako. Mga bata, pinakinggan niyo ba ng mabuti ang tula? Ano ang pamagat ng tula? Ang pamagat ng tula ay kay gandang pagmasdan. Bakit kaya kay gandang pagmasdan ang pamagat ng tula na ito? Dahil ito ay tungkol sa batang tulad mo na kahit iyakin ka noong sanggol, ay tinuturing kang biyaya ng Diyos ng iyong mga magulang. Kung kaya lahat ng pangangailangan mo ay binibigay nila upang ikaw ay lumaki ng maayos. Balikan natin ang larawan na inayos natin kanina. Makikita natin dito na may mga pagbabagong nagaganap sa bawat tao mula nang siya'y ipinanganak hanggang sa kanyang paglaki. Ating suriin ang ating aralin. Ang sanggol ay wala pang kakayahang magsalita at sabihin ang kanyang nararamdaman habang siya ay nagugutom o naiirita. Ipinahihiwatig niya ito sa pamamagitan ng kanyang pag-iyak. Ang sanggol ay umaasa sa gatas lamang ng kanyang ina. Dahil lahat ng mga sanggol ay hindi pa kayang kumain ng kanin. Gatas pa lamang ang tinatanggap niya. Ngunit kapag ang isang bata ay naging isa hanggang 3 taong gulang na, ay nadaragdagan na ang mga kaya niyang gawin, katulad na lamang ng paglalakad. Sa edad na 5, handa na siyang pumasok sa paaralan at matuto ng maraming aralin. Tandaan natin mga bata, na habang lumalaki tayo, ay may nagbabago sa atin, sa anyo o itsura, at maging ang ating kakayahan ay nadaragdagan din. Ngayon mga bata, pagyamanin natin ang inyong isipan sa ating gagawin. Unang tanong, paano ipinahihiwatig ng isang sanggol sa kanyang magulang na siya ay nagugutom, inaantok o naiirita? A. Sinisinok. B. Umiiyak. C. Tumatawa. Ang tamang sagot ay B. Umiiyak. Pangalawang tanong, ilang taong gulang ang bata para makapasok sa kinder? A. 2. B. 3. C. 5. Ang tamang sagot ay C, 5 taong gulang. Ang bata ay nagsisimula sa kindergarten sa edad na 5 taong gulang. Ikatlong tanong, kanino umaasa ang sanggol sa kanyang pagkain? A. Sa gatas ng ina? B. Sa gatas ng kambing? Or C. Sa kanyang ama?
Ang tamang sagot ay A. Umaasa lamang ang mga sanggol sa gatas ng kanyang ina. Sino sa inyo ang nakatama ng sagot? Ayan! Bigyan nyo nga ng ang galing-galing clap ang mga sarili nyo mga bata. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing-galing! Mahusay! Umpisa pa lamang yan mga bata. At mamaya, may mga gagawin pa tayo. Bilang bata na lumalaki at dumarami ang karanasan, tara na at gumawa tayo ng popsicle stick puppet sa Arpan Art Fun. Pero bago natin simulan, humingi muna ng tulong sa mas nakatatanda sa inyo. Ito ang mga kailangan sa paggawa ng popsicle stick puppet na maglalarawan ng isang batang tulad nyo. Malinis na popsicle stick, cardboard o lumang folder na malinis, bond paper o malinis na papel, gunting, pangkulay, glue o pandikit, at yarn. Gumuhit ng hugis katawan sa folder na katulad ng sukat sa popsicle stick. Bilog para sa ulo na may kamay at paa. Guhitan din ng mata, ilong, bibig at tainga ang ulo. Sa tulong ni nanay, tatay, ate o kuya, gupitin ang hugis katawan na naiguhit sa folder. At saka natin idikit sa popsicle stick. Siguruhin na may mahawakan kayong popsicle stick sa ilalim. Sunod, kumuha ng malinis na papel o bond paper at iguhit naman ang inyong paboritong damit at ito ay kulayan. Ang inyong popsicle stick puppet ba ay nakasuot ng t-shirt at shorts? O makulay na bestida na may bulaklak? Idikit ito sa katawan na ginupit gamit ang glue o pandikit. Ayan! Maganda na ang inyong popsicle stick puppet! Pero parang may kulang. Oo nga! Kulang pa ng buhok ang ating popsicle stick puppet. Kaya kunin ang makapal na sinulid o yarn at gupitin ito sa haba na gusto mo para sa buhok ng iyong popsicle stick puppet. Gamit ang glue o pandikit, idikit ito sa ulo ng ginawa mong tao upang maging buhok. Kung lalaki, maiksi lamang ang gupit ng yarn. At kung babae naman, ay maaaring mas mahaba at maaari ding lagyan ng disenyo tulad ng ribbon. Matapos gawin ang iyong popsicle stick puppet, ipakilala ang iyong sarili at sabihin mo kung ano ang pagbabago mo
simula noong ikaw ay sanggol pa lang. Itago nyo lang ang inyong gagawing popsicle stick papita dahil gagamitin pa natin ito sa mga susunod na leksyon. Para mas matiyak na kayo ay may natutuhan nga at nakinig sa ating klase, isasagawa natin ang isang pagsasanay. Kung tama ang pangungusap na mababanggit, ngumiti kayo. Kung ang pangungusap ay hindi wasto, gayahin ang malungkot na mukha. Unang pangungusap, ang bagong silang na sanggol ay nakalalakad na. Masaya o malungkot? Tama ka kung ang sagot mo ay malungkot dahil hindi pa nakalalakad ang bagong silang na sanggol. Pangalawang pangungusap, madalas matulog ang bagong silang na sanggol. Masaya o malungkot? Tama ka kung ang sagot mo ay masaya dahil ang mga sanggol ay madalas matulog. Pangatlo, ang sanggol ay marunong ng magbasa. Masaya o malungkot? Tama ka kung ang sagot mo ay malungkot dahil hindi pa nakababasa ang sanggol. Mga bata, nakatatlo ka na ba ng tamang sagot? Kung wala pa, huwag mag-alala dahil may dalawa pa tayong katanungan. Pang-apat, umiiyak ang sanggol kapag siya ay nagugutom o basa ang damit. Masaya o malungkot? Tama ka kung ang iyong sagot ay masaya. Hindi nakapagsasalita ang sanggol kung kaya ang gusto niyang sabihin ay idinadaan na lamang nito sa iyak. Panglima, marami pang pagbabagong mangyayari sa buhay ng sanggol habang siya ay lumalaki. Masaya o malungkot? Tama ka kung ang sagot mo ay masaya dahil marami pa ang mangyayari sa sanggol habang siya ay lumalaki. Mahusay mga bata! Sino dito ang nakatama sa lahat ng ating katanungan? Mukhang natutunan nyo nga ang ating aralin ngayon na. Huwag kayong mag-alala mga bata dahil pag-uusapan pa rin natin ang mga tungkol sa inyong sarili sa susunod nating leksyon. Bago tayo matapos, may iiwang paalala si Teacher Dada. Tandaan na huwag nating itutulad ang sarili sa iba dahil may iba't iba tayong kakayahan ayon sa ating pagbabago habang tayo ay lumalaki. Hintayin lang natin na magawa natin ang mga bagay na gusto nating gawin. Lagi lang mag-ensayo upang magawa natin ang kakayahan na gusto ninyo sa inyong paglaki. Ang mahalaga ay habang lumalaki kayo, ay may mga bagay kayong natututuhan at madadagdagan ang inyong kaalaman. Paalam mga bata! Muli, ako si Teacher Dada, ang inyong gurong gabay. Hanggang sa susunod nating pagkikita, dito lang yan sa DepEd TV at ARPAN, kung saan ang ating aralin ay fun at kung saan ikaw ay hindi maiiwan.